Eh, ano, gusto ko magsuot ng itim. Kasi para po kay Mother Lily po ba, pakikiramay po sa kanya. Eh, suot ko, iba-iba pala sa kultura. Meron palang suot para sa pakikiramay. Totoo po ba yun? Sinabihan ako, totoo ba sa Chinese culture? Meron man nakakaalam ng Chinese culture. Ang ganda sana ng suot ko eh. Pero iba-iba pala yun. May iba-ibang, sa bawat okasyon, iba yung suot mo. Eh, gusto ko sana bilang chairman ng committee ng mass media, dahil talagang mahal na mahal po namin si Mother Lily, dahil lalo na po ako, kami, ng aking idol, napakalaki po ng itinulong sa amin ni Mother Lily sa aming mga karir. Kaya, pasensyahan niyo po kung na-late ako ng konti, nagtalo pa sa suot kasi napakahalaga po nung pakikiramay namin kay Mother Lily. Inshallah, umpisahan na po natin. Unahin ko muna po kilalanin ang amin pong idolo, Senator Bong Revilla, sa kanya pong paunang salita. Thank you, Mr. Chair. Senator Robin Padilla. Mr. Chair, maraming salamat sa maagap na aksyon sa pagpapatawag ng hearing na ito. Noon pa man, matibay na ang ating paninindigan sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga manggagawa laban sa lahat ng klase ng pang-aabuso. Walang puwang sa isang sibilisadong lipunan ang kahit anong mukha ng pang-aabuso, physical, sexual, emotional, psychological man. Kamakailan ay naglabasan sa mga balita patungkol sa naganap na pang-aabuso sa isa sa mga miyembro ng industriyang malapit sa aming puso ni Senator Robin. Sa mundo ng pelikula at telebisyon, kung saan ang paglalahad ng katotohanan ay patumbas at kasing bigat ng ibang aspeto ng katotohanang maaaring maikublihin. Napakahalaga ng pagdinig na ito upang siyasatin ang mga mekanismong ipinapatupad ng mga mass media networks and practitioners para siguruhin na the truth and nothing but the truth is revealed at mabigyan ng katarungan ang mga biktima. The impact of mass media in our society cannot be overemphasized. Nasa kamay nila kung lalaganap ang apoy ng katotohanan o maapula at mababaon sa limot. Kung kaya't kasama tayo ni Senator Robin sa hangaring maipaalala na ang papel na ito ay may kaakibat na obligasyon na hindi maging kasangkapan ng pang-aabuso, bagkus ay katuwang ng pamahalaan upang mas madaling makamit na mga biktima ang inaasam na hustisya. But the issue of abuse and sexual harassment is not exclusive to show business. It is a shared plight across workplaces, whatever industry, wherever in the world. Ayon sa isang pag-aaral, nasa 22% ng mga kababaihan at 18% naman ng kalalakihan ang nakakaranas nito sa trabaho. Isa sa bawat 5 empleyadong Pilipino ang nahulog sa bitag ng kamunduhan ng mga mapagsamantala. At nasa 60% naman ng mga biktima ang nasabi na nasa 3 o higit pang beses nila itong naranasan. Sa kabila nito, nasa 47% sa mga kababaihang biktima at 60% sa kalalakihan. Ang higit na nire-report ang insidente ng pang-aabuso, no? Sa nakakaharap naman ng lakas ng loob na lumantad sa kanilang pamilya at kaibigan, napakaliit na porsyento lamang ang dumediretso sa kapulisan
at otoridad. Maliit na porsyento lang. At ang tanong, ilan nga ba sa mga ito ang nakakakamit ang hustisya? Sa mga ganitong pagkakataon, biktima ang nahihiyang lumantad at magsumbong sa takot na mahusgahan sa pangangambang masira ang reputasyon. Sexual harassment is a cruel punishment because it's the victim that is shamed and forced to run away and hide. Sa kahit anong paraan man ito, maipilit ibaon sa limot ng mga biktima at ipagsawalang bahala ng mga may sala, ito ay mananatiling mapait na katotohanan kung hindi tayo kikilos upang wakasan ito. We must adopt a zero-tolerance approach on abuse and sexual harassment. Kailangang stricto ang implementasyon sa parusa para kahit paano ay maibsan ang hapde ng sugat ng pinsalang natamo nila. While the damage has been done and whatever has been taken away from them can no longer be repaired nor restored, let's give them the security that justice in its fullest sense may at least be approximated. If there is a certainty in punishment, there will be certainty in justice. And in the long run, we hope it will produce a certainty in the feeling of safety. May mga sugat mang di agarang maghihilom, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. Bago po ako magtapos, for full disclosure, and in fact, ipinaalam ko rin po kay sa pamilya, ano, kay Ninyo. Si Ninyo po ay walang nililihim sa akin. At personal siyang lumapit tungkol dito and shared with me in confidence yung kanilang pinagdadaanan. Despite my shock and horror, being a father myself, I could not break that trust and confidence. Alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang pinagdadaanan, nirerespeto po natin ang kanilang mga desisyon. With the help of my lawyer daughter, who laid out for them the legal courses of action they could take, alam natin kung gaano kaselan ang sitwasyon. Napaka-sensitibo po ng mga naganap, kaya naintindihan natin kung kailangan nilang iproseso ang mga bagay at ang mga nararamdaman nila. At nung sinabi po nila sa akin na gusto nilang lumapit sa pamunuan ng GMA, ginawan ko po yun ng paraan upang makausap nila in confidence na siya namang mismong request nila. Isa na alang-alang po natin ang hiling at kapakanan ng apektado. Mr. Chair, sa lahat ng nangyari at sa magiging talakay natin sa umagang ito, lagi nating tatandaan na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga apektado. At sa mas malaking aspeto, na wala nang magiging biktima muli at hindi na ito mauulit muli. And today, Mr. Chair, we are not the court. We are not here to pass judgment. Kung sino man ang nagkasala, marapat lamang na magkaroon sila ng tapang na humarap sa ngipin ng batas na kanilang nilabag. At tayo naman na naririto upang mas mapatalim ang pangil ng batas at siguruhing mapapanagot ang mga akusado kahit sino pa man sila. Thank you, Mr. Chair.
Maraming salamat po, Senator Ramon Bongrivilla Jr. Idol. Maraming napakaganda po ng inyong paunang salita. At kinikilala din po natin ng isa ko pang idol, Senator Jinggoy Estrada. Senator, baka meron po kayong gustong sabihin? Mr. Chair, I would like to waive my opening remarks and proceed with the hearing proper, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Jinggoy Estrada. Akin pong idinideklara na meron na po kaming quorum. Nandito po, nakita niyo po ang tatlong sikat. Wala pa yung isa. Wala pa si Senator Lito Lapid. Mahinay, kibanggit po ang ating mga guest. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, we have invited the following resource persons from the National Bureau of Investigation, or NBI. We have Attorney Marie Catherine Nolasco Oliescas, Chief of the Public Corruption Division. Together with her, our senior agent, Zulaika Marie Esconales, and Mr. Nicanor Nonato Suarez. From the Department of Labor and Employment, we have Senior Labor and Employment Officer, Ms. Mafel Sanchez. From the Philippine National Police, we have Police Captain Nino Padernal, Legal Officer, Directorate for Investigation and Detective Management. Representing Mr. Sandro Mulak, we have Mr. Nino Mulak. Together with him are Ms. Andrea May Mulak and Attorney Jerina Quintanilla Raz, their legal counsel. From the Actors Guild of the Philippines, we have invited Mr. Hero Bautista. From the GMA Network Incorporated, we have with us Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Senior Vice President of Programming, Talent Management, and Legal Human Resources Development of Worldwide Group. Together with her are Attorney Angelo Jocno and Attorney Fidel Asuncion and Ms. Helen Rose Sese. From the ABS-CBN Broadcasting Corporation, we have the head of the Human Resources Division, Ms. Neil Dabayani, and head of the Legal Services, Attorney Maria Cherry Cruz. From Intercontinental Broadcasting Corporation, or IBC 13, we have the President and CEO, Mr. Jose C. Policarpio Jr. And with him is Attorney Edmond Ruaro. From TV5 Network, we have HR Senior Business Partner, Mr. Ray Reyes. From Sparkle GMA Artist Center, we have Ms. Jennifer B. Donato, Assistant Vice President, Talent Recruitment and Development. From Viva Artist Agency, we have Attorney Catriona Maniego, its legal counsel. Mr. Chair, we have also invited PIDEA, and they will join us via phone patch if needed later. And we have also sent invitation to Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and they have already sent their letter of regret to the committee. That's all. Okay, maraming salamat, aming Comsec, Ms. Mahinay. Opo, bago po ako magbigay ng paniwalang salita, mas ibibigay ko muna po itong aking oras sa aking dalawang idolo, sapagkat meron po silang hearing pa ng Commission on Appointments. Bigyan ko muna po ang unang-una sa aming pong Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Maraming salamat, Mr. Chair. I have just read the letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones. And I believe that the letter, the statements that has been stated here in this letter are unacceptable. Since I believe that, sabi niya rito, please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we are currently respondents in the criminal case filed by Sandro Mulak for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us.
We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam niyo, pagka inibita kayo sa Senado, huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them ad testificandum on the next hearing.